Paano nga ba? Ano nga ba maging pogi sa mata ng maraming tao kahit pangit ka? Welcome mga chong dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka dito, please hit that subscribe button just right there. Kasi para maging updated ka sa mga videos na tulad nitong pinag-uusapan natin ngayon mga chong. At para naman maging mas updated ka pa, no, turn on mo na rin yung notification bell sa tabi ng subscribe button. And don't hesitate to leave a like, comment na rin kung gusto mo yung buong video at napanood mo na yung kabuuan. Pero mga idol, ano, masinsina muna tayong usapan. Kasi oo, sa totoo lang, yes, kung makikita nyo yan, yan. Kung makikita nyo, hindi ako yung usual na nakikita nyo ng mga vlogger. Kasi sila, Ate Mika Salamanca, yan, kinis. May magagandang aura, di tulad nila Jamil. Di ako ganun, di rin ako ganun kakinis, no? Saka kagandang tignan sa video. And wala akong ganoong angas o dating tulad ni Kuya Jericho Arceo, yan. Si Kuya Jix, kung napapanood nyo yung channel niya, sa mga videos niya. Lalo nang hindi ako ganoon kagaling na content creator tulad ni Kong. Hindi rin ako ganoon kagaling na editor. Wala akong background sa pag-i-edit talaga, no? Anyways, yun nga, nag-take ako ng risk na gawin ito kasi gusto ko siya. At when it comes to chasing your dreams, your goals in life, lahat ng mga yan, kung gusto mo makamit, babaliwalain mo lahat ng mga negative na comments eh. Babaliwalain mo lahat ng mga opinion ng ibang tao. And just for the sake ng happiness mo, lahat ng yan pang babash, lahat ng yan may mga nagsasabi na, naku, yung gusto lang naman ng mga taong panoorin is yung makikinis, merong mga magagandang balat, merong mga gugwapo, mga magaganda. Pero nag-take ako ng risk. Lahat ng yun, sinet aside ko just to pursue my dream, ano? At saka para din, dahil hilig ko magpasaya ng tao, no? Kahit na ako, lagi malungkot tuwing gabi. But anyways, ano, yun. Napanood ko kasi sa video ni Kuya Jix, no? Dun sa, kaya pala, working at Krusty Krab. Kung makikita nyo dun sa video na yun, no? Tayong mga Pilipino talaga, meron tayong ugali na kung saan, pag angat yung isang tao, meron tayong parang masteral degree sa panghihila pababa. Tipong, uy, nakakapag-video siya, uy, nakakapag-vlog siya, dapat hindi ito sumikat kasi mas maganda ako sa, mas gwapo ko sa kanya, dapat i-dislike ko tong video na to. Ganun po yung mga kaisipan natin mga Pilipino. And sabi doon, bakit di na lang natin gawin is celebrate natin yung victory ng bawat isa. Then next one, yung pong sa video ni Kong, no, yung charger, na-inspire po talaga ako doon. Sabi niya, once na nagkaroon ka na ng break, kagatin mo na. Huwag ka na mag-hesitate na pursue yun. Hindi lahat yan makukuha ng biglaan lang na parang makikita mo lang sa daan. Lahat yan dahil sa hard work. Yun yung natutunan ko doon sa video ni Kong, ano. Doon pa sa video niya na normal. Inawardan siya, no, doon sa video ng Social Influencer Award. And talagang deserve niya yun kasi na-influensyaan niya ako. Yun nga, maging vlogger. Dahil sabi niya, yung inangat niya yung award niya. Sabi niya, lahat ng to ay para sa mga second placer. Kasi darating din ang break ninyo. Kayo naman yung magiging first. Kayo naman yung magiging malalagay sa posisyon niya ngayon. Sabi niya ganyan. Sabihin lang na, no, walang makakapigil pag ikaw ang gusto mong gawin yung gusto mo. Kaya ako ito ginagawa kasi for the sake of entertainment dahil gusto ko siya. But anyways, hindi naman natin kailangan magdrama na magdrama. Hindi naman ako nagmamakaawa dahil sinasabi ko yun, nagmamakaawa ako na huwag niyo ko i-bash. Hindi, opinion nyo na okay lang yan, okay lang. As long as wala tayo natatapakan mga tao, no, tuloy-tuloy lang tayo. But guys, anyways, yun nga po, ano, bago pala tayo pumunta sa pinaka-content ng video na ito, meron pala tayong mga agendang gagawin for today. Unang-una dyan is, syempre, magbibihis muna ako maliligo kasi meron tayong pupuntahang mga laganta. Siya yung tutulong sa atin, no, sa gala-gala natin for today. Magbibidyo-bidyo, magmo-montage. And then, pagkatapos nun is pupunta tayo sa mall. Doon ko siguro magpapagupit niyan. Mag-aayos na rin doon. Hintayin ko doon yung parents ko kasi meron silang kausap na tao. So guys, stay tuned, no? Magbibihis muna ako. Then, let's go! So boom, ano? Ayun, nakapag-ayos na rin tayo, no? And ngayon, aalis na tayo, no? Let's go!
Guys, no, nandito na tayo ngayon sa pangyayarihan ng krimen. Pangyayarihan talaga ng krimen. Ano? Dito, ang gagawin natin ay susunduin natin siya. Pero mamaya pa siguro kami aalis. Meron muna kami mga mahalagang pag-uusapan. Mga mahalaga na gagawin. Yun po ano, magmi-meeting muna kaming dalawa. Yes, meeting dalawa. Eh, siguro bye for now. Mamaya ulit. Be right back. Many hours later. Sundo na natin yung videographer natin, ayan. Dito ay makikita namin yung magulang ko. Ramdam na natin yung eleksyon. So guys, ayun o. Makikita natin dun yung mga magulang ko sa ano. Sundo nila tayo dito. Pupunta tayo sa next destination natin, which is yung Robinson. Ayan na sila. Ayan na, naghihintay na. So guys, ayan ano, pasakay na po kami. So guys, ano yan, papakilala ko sa inyo yung kasama ko ngayon, araw na ito. Siya pala yung pinagurian natin criminal kanina. Pangyayarihan ng krimen. Guys, ayan, tingnan nyo na. Ayan na, may silabasa na po. Ang mga tigitig. Sabi nga ni Mabsi, ano, ako po, tay-tay. By the way, guys, siguro magkita-kita na lang tayo dun sa mall. See you there, no? Kung saan magpapagupit na ako. Sige, move out. So guys, ayun, no? Nakakaya pala. Ayan, magpapagupit na tayo. Nandito na tayo ngayon sa yan, Robinson. Yan. Makikita nyo, oh. Ha? Walang gahan ng tao, pero kapag ganito na, nakakataranta na. Paano kaya? Siyempre, first time vlogger. Ayan guys, binabagtas na namin ngayon ang mall. Binabagtas talaga. Kung saan kami pupunta, saan kami pupulutin. So guys, no, yan, no, binibigyan na tayo ng mga pampagupit. A few moments later. Lapit na tayo sa destination natin. Ayan, kung makikita yun. Kung magtatanong kayo, ano ibig sabihin ng ulo? Haha, ikaw yun. Malinis na ulit. Yung buhok lang. Siguro guys, ngayon, maglilibot muna kami and kakain. Many hours later. So guys, ano, ayun, naka-uwi na po tayo and now, this time, ito na yung oras na kung saan pag-uusapan talaga natin yung pinunta mo dito sa video na to. Tipong napaklik ka dahil doon sa thumbnail, basa mo na title na paano maging guwapo sa mata ng maraming tao kahit pangit ka. So anyways guys, ayun, ano, simulan na natin, huwag na natin patagalin. Let's go guys, for the number one. For the number one, pinakauna sa lahat, walang iba kundi ang scent. Bakit nga ba scent? Kung titignan nyo dito dyan, yan. Kung titignan nyo po sa video na yan, number one din sa listahan niya, walang iba kundi ang amoy, kung scent. Bakit nga ba scent? Kasi una po sa lahat, nakakalakas ng dating para sa isang lalaki. Kahit ikaw ay hindi ganun kagwapuhan, kahit ikaw ay hindi ganun walang lakang ganun itsura tulad ng iba, tulad ni Mark Reyes. Ay, shoutout kay Kuya Mark Reyes. Pag once na amoy ka ng mga chika babes o kaya ng mga tao, magkakaroon sila ng mindset na wow, ang bango naman niya. Wow, ang sarap niyang amuyin. Ganyan tayo mga tao kasi, no? Kung saan yung scent niya, no? Nahahalina kayo doon. Natatandaan niyo yung taong yun once na naamoy niyo siya dahil napakabango niya. Guys, mga chong, mga tropa pips, lagi niyong tatandaan, scent ang number one. Kasi ganito guys, no? Hindi
halos, o halos lang sa mga kaibigan ko, halos sa kanila sinasabi, hindi nila gusto yung scent na sobrang tamis, o hindi nila gusto yung sobrang naman tapang. Gustong-gusto nila yung scent na yan, yung katamtaman lang na scent, gusto nila sakto lang sa hindi masakit sa ilong. Tatandaan nyo, scent is the number one key para maging pogi ka sa mata ng maraming tao at sa ilong. Punta naman tayo ngayon sa number 2, ang ikalawang mahalagang bagay na tatandaan mo para maging pogi ka sa mata ng maraming tao, proper grooming. Ito guys, ano, ganito yan eh, pangit tayo, pangit. Wala tayong ganong itsura tulad ng mga artista, no? Hindi tayo ganong artistahin. Parang pinaglihi sa hindi maraming bagay. So guys, bawin natin sa proper grooming. Alam nyo, nakakalakas ng dating talaga yung tipong ikaw yung lalaki pero maalaga ka sa kuko mo, hindi madumi, hindi siya dumisin. Yung katawan mo din, ano, hindi ka ganoon laging pawisan. Mahit sa no-no mga chong, mga tropa babes. At isa din na nakakagawa po, ano, yung sa proper grooming, yung gupit mo. Hindi ka ganoon gusgusin titignan, makakasalubong ka. Gusto ko nilang lapitan kapag once na ikaw ay malinis, maayos tingnan, pananamit, at tol! Proper kung magsipilyo ka. Sa number 3, are you ready? Dito natin binabawi tayo, may mga tigyawat, ano? Number 3, confident. Confidence sa sarili. May tiwala sa sarili mo na, hoy, anak ko ng tatay ko. Hoy, anak ako ng nanay ko. Ang malaki mong ikaw ay gawa. Ikaw ay tunay, legit. Ikaw ay anak ng Panginoon. Kikita sa'yo yan. Kumpiyansa sa sarili. Kailangan ikaw ay mayroong paninindigan. Pag once na ikaw ay maglalakad, kung nakikita ka nila, ano? Stand straight, ayan. Chest out, stomach in. Para kang kumpiyansa talaga sa sarili mo pag maglalakad. Yeah. Pag mayroon man nag eye to eye contact sa'yo, titigan mo din sila mata sa mata. Ikaw ay makipagtitigan nang sa ganoon meron silang maramdaman. Lakas lang datingan. Pero guys, ayun, no, talaga totoo yan. Kumpiyansa sa sarili. Kasi ganito yan, pangit na nga tayo, tapos ibababa pa natin sa sarili natin. I-cheer up natin mismo yung sarili natin. At walang ibang mga tulong sa atin kundi ang sarili din natin, yun, no. Pero wag naman yung sobrang kumpiyansa sa sarili. Tipong sisigaw ka ng abogi ko! Nakakahiya yun. Yung ganyan. Wag sobrang confident. Pangit din yung sobrang confident. Tama lang. Be humble. Tamang kumpiyansa lang sa sarili. Nakakalakas ng dating. And doon naman sa pang-apat, mga chong, mga tropa, pips, ano? Dito sa number 4, walang iba kung hindi ang attitude. Ito ba? Ano ba ang attitude? Kung titingin sa Webster Dictionary o sa Merriam, no? Yung pagkakatanda ko, ang attitude is a pleasing behavior na kung saan gusto kong pakisamahan ng mga tao dahil meron kang behavior na madaling namagaan, magaan sa pakiramdam, madali kang pakisamahan ng sino-sino. So, ibig sabihin ng mga tropa pips, pangit ka naman, huwag mo rin pangitin sa ugali. Dapat ikaw yung tipo ng tao na makakagaanan ng loob ng kahit na sino. Kung saan, kahit na sino makaharap mo, still, ikaw at ikaw, meron kang mababang kalooban lagi. Meron kang aura ng pagiging mabait. Yung tipong kahit na sino tanungin mong tao sa buong mundo, pag sinabi yung pangalan mo, uy! Yung si pare kong yan, napakabait niya. Ay, naku, lagi akong nililibre niyan. Ay, si pare kong yan, naku. Hindi nga siya bawi sa mukha, pero bumabawi naman siya sa ugali niya. Gets mo? Attitude, mga kapatid. Attitude, mga chong. Attitude, mga pre. Nakakalakas ng dating sa isang lalaki ang merong right attitude. Yes! Woo! Number 5 na, panghuli sa lahat. Ito, ah. Makinig kayo na mabuti dahil ito ang pinakaseryoso sa lahat. Number 5, syempre, lahat oo, merong mga 4. Tipong mabango ka, maayos kang tingnan, may kumpiyansa pa sa sarili, yes. Maganda yung attitude mo, pero tipong hanggang doon na lang ang attitude mo pag nakaharap sila. Tapos pagdating naman sa ibang panahon, sa ibang lugar, iba na yung pagkakakilala sa'yo. Kaya kailangan mga chong, mga tropa pips, ano, natin yung tatandaan. Number 5, respeto. Number 5 yan, yung mga chong, no. Yung respeto, nakakalakas talaga ng gwapo talaga yan. Kasi kahit na sino tanungin mo, once na may respeto ka sa isang babae, o kahit na sino, hindi na sa basta sa babae yan. Chak na chak, no? Kahit na sinong tao, makahali na sa'yo. Kasi ganito yan, mga chong. Oo nga, meron kang right attitude, pero naman, bastusin kang nila lang. Hindi mo alam kung saan ilulugar yung jokes. Hindi mo alam kung saan ilulugar yung ganito, ganyan. Sa babae pa talaga. Guys, it's a no-no. Respetuhin natin ang bawat isa. Respetuhin nyo na una sa lahat. I-flourish nyo yan sa bahay. Then sa paglabas ng bahay yan. Laging yung ano yan, isasabo yung pagiging marespeto. Kasi yung pagiging marespeto, ang tunay na nakatuwa ko. Tatandaan nyo po yan, no? Tatandaan nyo yung mga chong, mga tropa pips. Sa pagiging marespeto. Ito naman mga
para sa mga babae, no? Kung may crush kayo, o may gusto kayong lalaki, ganyan din dapat lahat na nirespeto niya. So guys, sa lahat ng bagay, dapat ipapractice nyo yung pagiging marespeto. Yun po ang inyong mga... So yun po ano, yun po ang limang mga bagay na kung saan magpapagwapo sa'yo kahit pangit ka. Yun po ay mga ano ko lamang po based on my experience. And lahat ng yan ay nakuha ko din, may source ako, pero galing din naman sa akin na yan. Yan po yung 2 years ago na isulat ko siya sa isang Facebook page. Ayan, nailathala ako po dun at dun ko kinuha, naalala ko siya. Gawin ko kayang video to, gawin ko kaya siya sa vlog ko. Then yun ano, so guys, sana nagustuhan nyo. Leave a like, comment na rin kayo. At wag na wag yung talagang kakalimutan guys, no. Subscribe na kayo. At don't forget din mga tropa pips. Lagi tayo.